Subaya po naman ang Commission on Higher Education o CHED ang desisyon sa mga universidad at kolehiyo kung sila'y magpapatupad ng face-to-face classes o kaya ay flexible at hybrid learning sa darating na pasukan. Paliwanag po ni CHED Chairman Popoy De Vera, hindi niya hihingin sa lahat ng mga eskwelahan na magpatupad ng face-to-face classes dahil bago pa man ang pandemya, may ilang eskwelahan na mayroong remote learning depende sa kurso ng mga estudyante. Noong Marso po, inaprubahan na ng COVID-19 Task Force ang 100% na face-to-face classes sa mga kolehiyo at universidad. Pero ang mga fully vaccinated na estudyante at faculty lamang ang papayagang makapasok sa loob ng eskwelahan. Some degree programs really need a lot of face-to-face, especially skills-based programs, while other programs can be delivered by flexible learning. So we are leaving it to the universities to decide what is the appropriate mix. Samantala, binawi po naman ng Commission on Higher Education o CHED ang 11-year moratorium sa bagong undergraduate at graduate nursing programs. Ayon po kay CHED Chairman Popoy De Vera, dumaan sa masusing talakayan at pagrepaso ang issue, lalo na nitong kasagsagan ng pandemya. Pinatupad po ang moratorium mula noong 2011 dahil sa oversupply ng graduates na walang trabaho, pagdami ng mga higher education institutions at pagbagsak ng performance ng mga graduates sa nursing licensure exams. Sa pagbawi po ng moratorium, maaari nang mag-apply ang mga eskwelahan sa CHED na mag-aapruba ng kanilang full 4-year nursing course at kanilang pagsunod sa iba pang mga requirements.